Kasama natin ngayon si Aling Luding. Kaya hindi tayo nakapag-LS. Ayan guys, pero may mga natapos na tayo. Yung mga nasa papel na yan, makikita nyo yung mga check, check, check. Isa pang reason guys, bakit hindi tayo nakapag-LS ngayon guys. Ay dahil sa assignment na ito ng aking anak. Ayan guys. Ginawa niya ito guys. 4 pages ito. Ayan. Ayan. Ayan, natapos na guys. Yan ang kanilang ginagawa dito sa bahay. Pero isa lang ito sa mga libro na kanilang nahawakan guys. Ayun guys, nung mga bandang 9, isasubmit na niya sana ito guys. Kaso nga lang, mahina ang net. Mahina ang wifi. Ayan yan o. Mahina ang wifi. Kung magkaroon man, putol-putol siya. So nung akma na isasubmit niya ito ng time na required ng class nila, nawala ang wifi, hindi niya na-submit. Ayun guys, ako naman ay may ginagawa sa aking computer. Pero nung marinig ko guys na may humahagulgol, tiningnan ko yung aking anak, umiiyak na pala guys. Dahil hindi raw niya na-submit ang kanyang assignment. Sabi ko, bakit? Dahil daw, wala ang wifi. Sabi ko, i-resend mo na lang. Di baling malate, basta mayroon kang may pakita na assignment at mayroon kang may pakita na ginawa mo. Yan ang aking advice, guys. As a mother, masakit sa loob na nakikita mo umiyak ang iyong anak. Sabi niya, hindi na raw niya may sasubmit dahil nawala na daw yung tawag nila doon, yung system, yung henyo, kung saan nila yung henyo, yung term nila, yun siguro yung yung pagsasubmitan nila ng kanilang mga assignment. Nawala na daw yun dahil siguro yun ang rules daw nila na pagka yung time ay hindi pa na-submit, mawawala na yung kumbaga halimbawa yung box na yon kung saan nila isa-submit yung assignment. Kaya siya umiiyak. Sabi ko, i-text mo ang teacher mo para sabihin mo na mahina ang wifi. At hindi lang ikaw ang nakaka-experience, ako rin dito, kaya hindi ko matapos-tapos ang aking ginagawa sa computer dahil mahina ang net. Tapos sabihin mo kung paano mo yan maisisend bago ako gumawa rin ng action. Sabi ko sa aking anak, ikaw muna kasi ikaw ang estudyante, tanungin mo sa teacher kung anong pwede mong gawin para may submit mo ang iyong assignment. Ayan guys, ang remedy na sinabi ko sa aking anak bago maksyon ang mother. Ayan po. So, lately sabi naman niya na isend daw niya sa messenger. Ayan guys, ang isang disadvantage ng online class nang dahil sa net, hindi na isasubmit minsan ang mga quizzes, ang mga assignments ng mga bata. So, as a mother, I am pleading sa mga teachers or sa mga admin po ng schools na sana bigyan ng remedy ang lahat po ng delayed assignments or delayed quizzes ng mga kids. Dahil po,
sa aking anak lang po, nag-effort naman po siya. Kaso nga lang, nang dahil sa net, hindi siya nakasubmit ng nasa oras. At hindi lang po sa akin, maski siguro sa iba po, nakaka-relate din po kung paano ang sitwasyon ngayon ng mga kids na nag-online class. Ayan guys. At marami rin ibang mga work ang hindi natatapos at hindi nagagawa dahil sa ating net. Ayan guys. Kaya sana mabigyan lahat natin ng remedy kung ano man ang problema or kahinaan ng ating wifi. Pwede naman natin pong bigyan ng pagkakataon, ibang pagkakataon ang mga bata na mag-submit ng kanilang mga ginawang assignments or kanilang mga quizzes. Huwag po nating baliwalain ang mga ginawa ng mga bata, guys. Kasi may mga bata po na hindi po nakakatanggap ng minsan ayaw nila yung napapagalitan at hindi rin sila nakakatanggap ng masamang treatment. Minsan nga, huwag naman sana, minsan may mga mas grabe pa ang naabot kung sila po ay napapagalitan or hindi po nabibigyan ng pansin ang kanilang mga gawain. Isa pa guys, sa aking pakikipag usap rin po guys sa isang friend sa mga modules din guys, may mga disadvantage rin guys. Pwede naman natin bigyan lahat ng solusyon. Kaso nga lang guys, ang solusyon sana ay dapat kung hindi man urgent, dapat mabigyan talaga ng tutok kung paano ang remedyo sa bawat problema po, lalong-lalo na mga bata po ang concern. Sa module naman guys, sa isang experience din ng isang parent, ang sabi, kaya kung pinapapasok yung aking anak dahil siya daw po ay walang natapos, hindi siya marunong sa mga ano ng school, baka hindi siya marunong magbasa. Paano yan guys, pagka ganon, di ba? Kung hindi marunong magbasa ang isang parent, tapos ang modules nasa mga bata, sino ang pwede mag-tutor o tumulong sa mga bata nasa bahay guys, kung ang parent naman ay hindi nakapag-aral? Sana guys, sa mga ganung sitwasyon guys, kung sino man po ang nakaka-relate, sana po ay mabigyan natin ng pansin o kaya remedyo yung mga ganong cases. Kasi ang nahihirapan dyan, hindi lang yung bata, pati na po yung mga magulang. So, sana po, sa mga nakaka-relate, lahat naman po guys ay may remedyo. Kaya, huwag po nating baliwalain lang yung mga pinaghirapan ng mga bata at saka yung mga hinaing po ng mga teachers. Kasi po lahat po ngayon ay nahihirapan, lalo na yung mga parents na working at saka yung mga parents din po na hindi po masyadong nakakaalam sa kanilang mga ginagawa sa mga assignments o kaya sa mga libro ng mga bata. Kaya bigyan po sana natin ito ng pansin para matulungan po at hindi po tayo aabot pa sa mas grabing sitwasyon. Maraming salamat!